I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating Treasure Marker Analysis. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Pilipinas, buong Luzon, buong Visayas, buong Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Okay, magandang buhay mga katiyats. Ang ating balikan ngayon na sign for treasures ay itong triangle na nakaugit at triangle na hugis na bato. Unahin natin to. Marami tayo dito. Ito. Unahin natin tong triangle na may buntot. So, dalawang klaseng triangle ang na may buntot. Merong triangle na ganyan. Tuwid, straight ang buntot. Okay. Ito ang maganda, itong baluktot. Yan. Mismo, nagsasabi siya na treasure at the back. Okay, at ang pagtingin mo ng ganyan, kasi ito'y nasa bandang kaliwa. So, bandang kaliwa na likod ang tingnan. So, halimbawa ito, merong old tree na dead old tree na. Ibig sabihin na sa likod ng kahoy. Mismo sa likod. Zero distance. Likod ng kahoy. At kung walang kahoy, bato lang na malaki, ganyan. So, ibig sabihin, sa likod ng bato ang hukayin. So, madali lang. Ngayon, punta tayo sa straight. Ang pagkakaiba ng straight ay pointer itong dulo. So, iba siya. Hindi siya nagsasabi na sa likod. Pero, sundan itong dulo. Ito. Sundan kung saan nakaturo yan. At kapag tumama yan sa isang bato sa unahan, halimbawa may bato dito, nasa bato ang item, sa harapan mismo, hindi sa likod. At kung ang tinuro niya ay kahoy, ay mas maganda. Sa harapan ang kahoy. Itong baluktot ang nagsasabi na likod. Okay, ibang triangle ito. Nakaukit din ito sa malaking bato pero mahaba siya pababa. So, common sense na nasa harapan yan. Under sa kanya. Harapan. Under. So, ito. Merong item. Ang mga ganito ay small deposit. Ang mga ganito na may mga automatic na marka na nagsasabi na treasure on the spot. So, ito yung mga mababaw lang ito. Mga 2 meters, 3 meters, 4 meters. Ayan ang maganda kapag mababaw. Ito naman, classic din. Kapag may butas, sa gitna, nagsasabi talaga yan na treasure under sa kanya. Lalo na ang triangle kung pareho ang haba ng mga sides, haba ng gilid niya. At may butas na malalim sa gitna. 1 inch to 2 inches. So, treasure under yan. Parang lapida siya. Under sa kanya ang hukay. Okay, so, ngayon, kung walang butas ito, iba ang kahulugan niya. Tingnan niyo muna kung saan na side ang mahaba. Halimbawa, itong mahaba. So, ito yung kanyang arrow. Itong sundan na direksyon. Ngayon, kung pantay ang triangle, parehong haba. Parehong haba yan, pero walang butas. Wala to. So, pwedeng pointer siya ang mga dulo. Lalo na kapag ang dulo ay nakaturo sa unahan, ay may malaking kahoy na patay na. May kahoy dito. So, pwedeng nasa kahoy ang treasure. So, tingnan lang ang mga dulo nito. Ang nasa unahan. Kung anong meron. Kapag nag-point siya sa malaking bato na may marka doon, ganun pa rin. Doon ang hukay. So, ito. Kapag nasa ilalim ang triangle, so, common sense, kapag nakatayo, nakaturo pababa ang tulis niya, so, go further down. Go down. Proceed downwards.
Karamihan ng sign ay in every 2 meters ay mayroon na naman. Halimbawa ito, pwedeng ang kasunod niyan ay bilog na bato na may butas. So in every 2 meters, kapag ganito na mga crossing tunnel, medium deposit ang ito, medium malaki-laki ang laman. Kaya gumagamit na sila ng mga marker underground. So yan, kapag nagtatayo, pababa. Ito naman, naka-flat. So hanapin lang ang mahaba na side. At yun ang pointer. Ibig sabihin, start drifting na. So ito, drifting, at sa dulo ay naroon ang ginto na nakabaon. So yan, minsan ay dito tayo sa baba eh. Kahit nakita natin ang triangle na mahaba, doon tayo pupunta sa tinuturo ng mahaba na side. Kaya naliligaw tayo kasi palaging down ang ating tirada. Palaging down and under kahit na may nakita na tayong signs na nagsabi na drifting. Ito naman, minsan lang ito, dalawang triangle na magkaharap. Ang meaning niyan ay dito talaga, in between sa kanila ang hukay. So start hukay dito, pababa, 2 meters deep. Small stars, maliit. Pero pag hukay nyo, 2 meters ay wala. So tumingin kayo sa mga likod. Kapag mayroong old tree or malaking bato sa likod nila, ay pwedeng nasa old tree or sa malaking bato. Kapag ganyan. Pero kung malinis ang lugar, walang mga bato, walang kahoy, ganito lang magkaharap na triangle, mostly nasa harapan nila ang hukay pababa. Ito naman, very tricky sign. Katulad din ito ng mga bilog na bato na nilagay na paganyan. Apat yan. So apat, ibig sabihin direksyon yan. Apat na direksyon, north, south, east, west. So ito, ang tingin natin kagad ay dito tayo maghukay. Okay, pwedeng meron dyan. Test dig nyo. Pero kapag ganito ang itsura, nasa bawat likuran ng bato ay merong kahoy or big boulder. Ayan o. Merong big boulder dito sa baba eh. Kapag ganyan ang itsura, ibig sabihin wala sa under sa apat na triangle na bato. Kundi nasa kanyang mga tinuturong old tree, nariyan sa mga old tree ang item at sa big boulder na kaharap niya. Ngayon, kung wala yan, wala itong old tree at big boulder. So ibig sabihin, ang hukay ay dito talaga sa gitna at pababa. Napakaraming kahulugan ang triangle. Yung nakita ng kaibigan ng father ko ay ito yung bato. And then may marka na triangle. Nakaganyan. Naka-engrave yan ha. So, naka-engrave sa bato. Equilateral, parehong side. Eh, hindi nyo akalain dito lang sa tabi ho. Binutas, tamang-tama na mapasok yung kamao, ay mayroong chamber na lagayan na parang isang gantang lang yata ang nilagay. Maliit lang na chamber. So palagay ko mga alahas or gemstones or sari-sari. So sino bang magsabi na nasa tabi lang? Bato ito. Ito'y engraved na triangle, naka-engraved. At ang item ay nasa gilid lang niya, inano lang. Itong naka-patching lang ang bato, patch ng semento. Pinapatch ang butas. So kaya nga, kapag ganyan na malalaking bato na may marka, unang gawin nyo ay pupukin nyo talaga ng maso ang bato na malaki na may marka. Kasi pag hollow rock yan, ay talagang mabubutas yan kapag pinapats lang ang simento. Pag matamaan ng maso, ay mabubutas. At malalaman yung
my chamber kasi ibang tunog ng bato, di ba? Kapag pinukpok. So ito yung example natin kanina, wala itong butas. Ganyan lang. So ibig sabihin, pwedeng tingnan ang tatlong direksyon. At pwede rin magtisdig sa bawat dulo. Kung walang kahoy na makita, walang kahoy sa mga dulo, ay pwedeng magtisdig. Umpisa sa 5 meters to 7. So 5 to 7 meters sa bawat pointed side ng triangle ito. Itong kanyang mga pointed part, ayan yung pointer talaga, ayan yung arrow. Kapag walang butas sa gitna. Pero kapag mayroong butas, ay treasure under yan. Okay, so ito lang ating maibahagi ko sa inyo. Mga katiets, maganda talaga ang may alam sa mga signs. Kasi sa experience ko, first year college ako noon, nang makatagpo ako ng tinatawag na individual soldiers treasure na nakalagay lang sa ammo box. Mababaw lang. Dahil sa sign yun, walang detector. Dahil sa merong sign. Ang sign na yun ay arrow with letter A. Nakaukit sa bato, nakaturo. Nakaturo sa digging spot. Yun, kaya kahit walang detector, kahit walang scanner, ay makakuha kayo kapag mayroong kayong background sa mga basic or common meanings nitong mga signs. Huwag masyadong maniwala sa kung ano-anong mga binibinta ngayon, lalo na sa mga dami-daming locator ngayon sa Lazada, sa Shopee. Bumili lang tayo sa mga legit store na hindi China yung binibenta na produkto. Kapag China, ay para lang talaga kayong bumili ng laruan yan. Kaya nga, mura lang eh. Ang IKEA sa China ay 3,000 lang, 2,000. Pero sa labas yan, umpisa yan sa 80,000 pataas. Ang orig. Kaya ang China, nangungupya talaga ang China. Pero walang epekto eh. Isang dangkal lang yung lalim ng mga detector ng China. Isang ruler lang. Kaya kung bumili kayo ng mga legit na kagamitan, tawag kayo kay Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica in Metro Manila in Cavite. Okay, kanyang numero 0975. Sulat natin ha. 0975 6675 0 30. Hanapin nyo si Roniel. Roniel Bourbon. At sabihin nyo, ako ang nagrekomenda para mabigyan kayo ng konting discount at ma-estima kayo ng sakto. Okay, so yan lang aking maibahagi sa inyo ngayon mga katiyan. Sa kayo magpaalam na, maraming salamat. At sa bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli.